So, yun yung mga advantage pag may mga alaga kang mga livestock, lalo na pag mga small ruminants katulad nitong mga karnero na ito. So, may income ka na sa kanilang anak, may extra income ka na bibigyan pa ng organic fertilizer yung mga pananim mo. At at the same time, nalilinis din yung area. So, di mo na kailangan bumili ng gasolina para sa di motor na grass cutter at di mo na rin kailangan na magbayad pa ng tagalinis dito kasi nga sila na mismo yung naglilinis. Hello mga kasinso at magandang araw sa inyong lahat. At sa video na ito ay papakita ko sa inyo yung mower or natural na grass cutter ko dito sa aking munting farm. At ayan mga kasinso yung sinasabi ko sa inyo na natural grass cutter ko dito sa aking munting farm. At itong mga karnero na ito ay may mga pakinabang dito sa lupa. So kung makikita nyo ay nakatali siya dyan. So yan pala yung dwarf na mga niyog natin. So ang ginagawa ko dito ay rotational grazing sila pero nakatali. So ayan, sa 2 days na paglipat nila dito ay malinis na yung naabot ng kanilang tali. So ayan. So sila yung nagsisilbing tagalinis dito. So hindi na ako nag-hire ng tagalinis or naggagasolina ng bimotor na grass cutter. So sila yung nagsisilbing grass cutter ko dito. At isa pang kagandahan dito is yung poop nila or yung kanilang dumi ay magsisilbi na rin na fertilizer sa ating mga pananim. So kagaya niyan. At dahil nga nakatali sila, so yung kanilang ihi at saka yung kanilang dumi ay mapupunta sa lupa at magsisilbing organic fertilizer sa ating panganiyog or sa ating mga pananim. So isa pang advantage dito is nalilinis yung area natin. So palipat-lipat lang sila diyan. So sila yung magsisilbing tagalinis talaga. Yun naman yung ating mga rabbitry. Yan. Yun yung breeder house natin at yung grower house. So, ang purpose nila is sila yung tagalinis. So, at the same time, ibibigyan din natin ng organic fertilizer yung ating mga pananim. At by pair ho sila. So, ang ginagawa ko is si male ang tinatali ko at si female naman yung pinapakawalan ko lang. So malaya siyang kumain sa mga dahon. At yung area ni male, yun yung nagiging malinis talaga. Dahil nga nakatali siya. At ang advantage dito is pag naglalandi si female na mismo yung lalapit kay male para magpapakasta. So sa ganun ay hindi naman ma-stress si female. So pag naglalandi siya, siya na mismo yung siya na yung kusang lalapit kay male. So yun yung advantage. So pag nanganak ito ay another extra income na naman. So mga kasinso at ilipat na naman natin si karnero. Dahil nga medyo kalbo na yung mga dahon dito. So ganun lang, rotation lang sila, paikot ng ating rabbitry. So sila na yung nagsisilbing tagalinis ng ating munting farm. So ayan mga kasinso, kung makikita nyo ay napakadaming damo at dahon. So bukas ay makikita nyo na malilinis na rin itong paikot na ito. So, yun. Yun lamang po sa araw ito mga kasinso at sana po ay may mga natutunan na naman kayo. At sa mga bago pa lang sa channel natin, please paki-follow yung Facebook page ko at paki-subscribe na rin.
yung YouTube channel ko para magiging updated ka sa mga next uploads natin. So, yun, ingat po kayo mga kasinso at see you next vlog. Bye guys!